Matapos ang raid sa mga opisina ng mga progresibong grupo sa Negros at sa Maynila, ang chairperson na mismo ng bayan o ng bagong alyansang makabayan ang nagpa-inspeksyon ng kanyang bahay. Yan ay para patunayang wala siyang itinatagong iligal. Ayon naman sa Philippine National Police, walang dapat ikatakot ang mga militante kung wala silang ginagawang masama. May report si Victoria Tulad. Pinainspeksyon ni bagong alyansa makabayan chairperson Carol Araulio sa mga taga-barangay at village security ang kanilang bahay. Binuksan ang loob ng mga cabinet, sinilip ang storage room, pinuntahan ang kwarto at maging ang garden. Nawala akong nakita na anuman, kung anuman na mga firearms. Mismong si Araulio raw ang humiling ng inspeksyon para patunayan na wala silang itinatagong iligal. Noong nakaraang linggo kasi, 57 katao ng miyembro ng bayan at iba pang progresibong grupo ang inaresto sa raid sa Negros Province dahil daw sa illegal possession of firearms and explosives. Noong November 5 naman, niraid din ang opisina ng bayan sa Tondo, Manila at inaresto ang 3 miyembro nito sa kaparehong reklamo. Isinagawa ang mga raid sa bisa ng search warrant na inilabas ni Quezon City Executive Judge Ceciline Burgos Villavert. Nakatanggap kami ng information, may mga natitira pang mga search warrants na pending. And ang report sa amin, offices and residences of known leaders of progressive organizations. Ang ikinatatakot ni Araulio, kapag natuloy ang raid, tataniman sila ng mga pulis ng baril at granada para makulong, gaya raw na nangyari sa Negros at Tondo. Para maiwasan ito, pati ang opisina ng bayan ng National Union of People's Lawyers, Kabataan Party List at iba pang militanteng grupo sa Quezon City, nagpa-inspeksyon sa Commission on Human Rights at mga taga-barangay kahapon. Wala naman daw nakitang ilegal. Naglagay rin sila ng tarpaulin sa kani-kanilang gate na nagsasabing walang baril at bomba sa kanilang opisina at bawal pumasok ang PNP at Armed Forces of the Philippines. Ayon sa PNP, walang dapat ikatakot ang mga militante kung wala silang ginagawang masama. Hindi rin daw totoo na nagtatanim sila ng ebidensya. Ang nais lamang nating emphasize ay wala pong crackdown na nangyayari. At ang lahat ng po nagaganap at ginagawang law enforcement operations, paghahain ng mga search warrants ay batay po sa mga umiiral na batas. Victoria Tulad, GMA News.